Hindi tayo dito. Pero kailangan mo tahimik. Napakatahimik po rito kasi ito po yung prayer place. Kung maglalagay ka ng mga kandila. Mga marami pong nag-ano rito nagpipray. Dito kami nagtitirik ng kandila. Candles. Ito po yung prayer ho ng troubles. Yung mga nagka-trouble po. Ito po yung prayer ng family. Ayan po. Prayer ho ng family. Maglalagay ka ho. Magsisindihin ako ng kandila for $2. Para sa prayer ng family. Kami ho, dito kami nagbe-pray. For all staff. Na yun, magkakasama nila hulaan. Maghuhulog ka rin ho ng pera rito para sa kandila. Ayan po. Napakatahimik ko rito kasi kwan. Para ho makonsentrate nila yung pagpipray ho nila. Ayan po. Fresh, hindi ko maintindihan kung ano po ang ibig sabihin. Ito tayo. Ito ata yung sa nawalan. May kanya-kanya kong ban, please po, talaga. Ito yung may sakit. Dito ka naman prepare sa mga may sakit. Ito mas mahal po yung kandila rito, $6 po. Tapos ito naman yung protector. Oo, ma. Oo, okay lang. Ito naman yung protector. Ito yung sa mga siyempre, pagpuprotect ho, may papagad sa atin. Kandila ho yan for praying. Ito. Anak, sandali ng anak. Dito ho tayo sa may simbahan. Yan po yung sa simbahan, pero may misa ho ata. Kaya, kailangan maging tahimik po. Ito, yung pag ano na pa, ayun, sa demons. Prayer para sa mga fan. Ito ho tayo. Meron pa ho isa pinakahuli. French, hindi ko maintindihan yung garden vivier. Ako'y ikakat ko muna kasi kailangan ko na akong mag-pray at kailangan kong magsindi ng kandila. Ayan po si mama ko, nag-pray po siya. Ayan, ako'y magpuhulog lang ng pera at nag-pray na po ako. Anak? Ito yung blessing na kwan na room. Ito yung blessing room. Pwede ka magpa-pray doon. Magbigay ka ng donation. Ayan. Lalabas na ho tayo. Aakit na ho tayo ulit sa taas. Mali yung exit na pinuntahan namin. Kaya bumalik kami. Sa kabila pala yung daanan. Ayan. Dito tayo anak.
Baka mag-elevator na lang tayo, anak. Magte-take tayo ng elevator. Ay, hindi. Yan pala yung elevator. Pataas. Ayun, doon pala yung daanan. Ang layo pa ng dinaanan natin. Ay, wala na yung mga kwan dito. Dati, punong-puno ng barya rito. Nagtatapon sila ng barya. Ay, meron pa rin, pero hindi nagaano. Pero dati, punong barya rito. May tubig kasi siya. So, nahulog sila ng mga barya. Dito tayo sa... Titay ko tayo ng elevator. Papunta sa pinakataas. Sige na, pasok na, anak. Dito pa rin tayo sa loob ng simbahan at maliho kami ng exit. Minsan kasi naliligaw. Ito yung dati niyang friend. Ito yung dating St. Joseph. Yung pinag nila. Ang laki ko nito St. Joseph. Tingnan mo ang laki ng pan, oh, yung bell. Mas malaki pa ata yung bell sa anak ko. Oh, anak, kuha na ko lang ng video rito, anak, ha? Si Father St. Andre dito. Ito yung pinaka-museum niya. Si Father Andre, siya yung nag-built dito. Siya yung unang-unang pare na nag-built nitong St. Joseph. Siya si Father Andre. Ito siya. Ito yung opisina niya. And office where Brother Andre received 1,000 and pilgrims until his death. The walls, furniture, and accessories are those of his lifetime. Yeah. Yan pala yung original talaga niyang gamit. So how many years na po yan na naka-maintain? 1937, the hospital built St. Laurent where Brother Andre died on January 6, 1937. Ito ho yung bed niya. Yung kwarto ho ni Father Andre. Room of the old hospital. Ay, sa hospital, hindi sa St. Laurent where Brother Andre died January 6, 1937. Ito pala siya. Dito, nakalimutan ko na ito pala yung kanya, yung puntod niya. Ito nila nilagay. Ayan po, yung heart po ni Father Andre ay nandyan sa loob. Ayan po yung heart ni Father Andre. Naka-reserve po siya. Okay. Ano? That way? Yeah. Okay, dito raw kami sabi ng anak ko. Siya ang nag-ano sa akin dito. Pinag-guide ako ng anak ko. Ay, hindi nag-work. Okay, anak. Ah, nakabalik na kami uli. Ito yung... Ano? Ay, ano to? Ngayon pala nakita rin yan. Ngayon pupuntahan dito sa St. Joseph. Marami pang pasyalan sa labas kaso hindi na kami pumunta. Dito na tayo. Balik na kami ulit sa kung saan kami nanggaling kanina. JM, you want to go here? Oh,
Pasyal ho muna tayo dito sa loob. Ito yung pinakabilihan mo ng mga souvenir kung pupunta ka ho rito para kay Papa Jesus, St. Joseph. Gusto mo tumingin nung kwan, anak? Yung magnet? O tingin? Anong klaseng magnet? Kala mo hindi kami nakatira rito, eh, no? Alam ko wala pa tayong magnet eh, kay Papa St. Joseph eh. Kasi nandito tayo kaya hindi ako bumibili. Wag yung Montreal City. Mas maganda yung magnet na kwan dito sa St. Joseph lang. Dito, yun nga kanina. Yan sa city ng Montreal yan anak eh. Hindi yan, yung kailangan natin yung, yan, maganda yan. Yan, ito. Bilhin namin to, magnet. Oh, hawakan mo. Bibili natin. $3. Ikot-ikot muna tayo. Si mama ko ngayon na pumunta rito sa kwan sa loob. Kasi ito mama dati, ang pwesto nito sa baba, nakahiwalay siya sa ibang parang bahay sa baba, oo. Kaya nilipat na nila rito sa taas. Anak, magbayad muna tayo bago tayo mag-uwi. Ito yung mga rosary, oh. Ang dami. Mahal ng rosary dito. Gumagawa ko kasi ako ng rosary dati. Mahilig ako kung gumawa ng rosary. Pinapamigay ko. Ang mahal ng rosary, oh. $14, $18. $20, $28. Ito mahal o $28. Sa Pilipinas, mas mura. Pag umuwi kami ng pan. Actually, nung umuwi asawa ko, ang dami yung biniling mga rosary. Papunta ko rito. Anak, mas maganda ata itong magnet ba ito? Ah, prayer books. Parang pinaka-prayer kwan. Parang prayer siya. Hindi siya parang prayer, ito siya. May mga kwan siya sa likod. Naku, mamaya kailangan kong kanto. I-silent. Makaka-copyright ako sa kanta. Ito maganda ito ma. Blessing kanto. Ay, meron pan siya. As a lot of money. Isa lang, isa lang. Ay, masyadong mahal naman. What's that? Isa oil. This is $5, but if you add $5 plus $5 plus price, it's $55. Mas marami yan. This is 25. It's supposed to be 25. Oil. I mean, this is supposed to be 25 because of this. But this is cheap, so should we buy this? It's not... We should buy this one instead. This is cheap. Mm-hmm. Maraming pan dito. Dito ako bumili ng rosary ko at saka yung cross. Saka si Mama Mary. Dito ako bumili. Para sa aming bahay. Pinabless ko pa siya. Pinabless ko siya bago ko pan inuwi ng bahay. Ayan ho. Kami magbabayad muna sa aming magnet. Gusto ko kasi yung magnet. San Margaret. May mga pangalan ho. Wala siguro. Ayan, may pangalan ako doon. Marian. May mga pangalan ako. Kaso wrong spelling nga lang kasi double N. French kasi. Hey anak. Let's buy this now. Oo, tara na. Magbabayad na ho kami at naiinip ng aking anak. Kasi gusto na naman niyang bumili ng kanyang iinumin. Yeah.
Anak, doon tayo magbayad. Ba't nandiyan ka kasi? Dito tayo. Saan ba ang bayaran? Ah, dito. Ito, meron akong $5 dito. Can I say $3, mommy? Yeah, meron akong $5 dito. So. Oo. Pero ang magbabayad kasi yung pari ay yung sobra daw ng $5 eh. Ikikip daw niya. Sa kanya na daw yung pari ay sukli. Mutak na itong buso ko eh. Okay, be careful na anak. Ah, hawakan mo kasi ayan, nagkadahulog na. Thank you. Bye. Oops, anak naman. I gave it to you. Okay, let's go, let's go. Ay, wala tayong pambili ng drink mo. What? Kinuha mo eh. Wala na akong cash dito. Kinuha mo na. It's so real though. Saan siya ba yung bilihan? Doon na lang kaya tayo sa kwan anak, sa Bunhorn. Pupunta tayo sa Bunhorn. Ganun talaga anak ko. Ano, magkano yan? Okay, so how do you do this? Saglit lang ha. Kukunin ko lang ang aking card. Anak, ito yung, ay, baka makita. Huwag mo ipapakita yung card ko. Right. I just checked how much it is. At uwi na ko kami. Magtitake ulit kami ng bus. Ayan, maghihintay kami. Mapumila na kayo doon. Ayan. Magtitake na kami ulit ng bus. Ayan, bababa na ko kami. At pupunta muna ulit sa ibang store. Ayan. Hello, hello. Tapos na ho. At end ko na po. At tapos na ang aking pamamasyal dito sa San Joseph. Ay, pipila muna kami at nandito. Hintay kami ng shuttle bus. Ay, nandiyan pala yung shuttle bus na. Oh, they're going or not? Yeah, let's go outside. Okay. Ayan. Magtitiho kami ng shuttle bus na. Mauna kaya, mauna.